dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-YouTube, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng inyong tagapakinig. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang pag-ibig na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kayang tanggapin ng ating lipunan. Love knows no gender, age, distance and boundaries. Tanging ito lamang ang aking pinapaniwalaan pagdating sa pagmamahal. Oo, pagdating sa pag-ibig, lahat po tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin, maging sino ka man. Ako po si Rich Mond, 27 years old. 5'4 ang aking taas. Katamtaman ang kulay ng aking balat. Lalaki kong manamit, ngunit may pusong babae. Lalaki kong kumilos sa araw, babae sa gabi. Charot lang. Isang taon nang nakalipas ngunit nananatiling sariwa pa rin sa aking mga alaala ang araw nang makilala ko ang lalaking pinakamamahal ko. April 7, 2019. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Abala ang lahat sa paghahanda para sa gaganaping taunang pagtatapos ng mga mag-aaral. Maaga kaming pumunta sa venue upang ihanda ang mga upuang gagamitin ng mga magsisipagtapos ng araw na yon. Masaya kaming naghaharutan habang inaayos namin ang mga upuan. Hindi mawala sa amin ang biruan, tuksuhan at kulitan. Maya-maya pa ay dumating na ang inupahan namin na sound system at agad namang inayos ang mga ito. Habang abala ang lahat sa pag-asaayos ng mga upuan at bulaklak, ako naman Papa Dudut ay nananatiling mag-isa sa likod ng stage at patuloy na inaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga diploma at certificate. Natatanaw ko sa hindi kalayuan ang grupo ng mga lalaki na inayos ang mga kable ng kanilang sound system. Habang tinitingnan ko sila sa kanilang ginagawa, ay may isang lalaki ang umagaw ng aking pansin. Nakasuot ng puting damit at itim na short na abot hanggang tuhod. Bagay na bagay sa suot nitong itim na rubber shoes at hanggang tuhod na medyas. Ang astig kong pumorma. Mabuti at singkit ang kanyang mga mata. Samahan pa ng makapal na kilay at pantay ng ngipin. Matangos ang kanyang ilong. Parang kamukha niya si Wilbert na member ng isang sikat na grupong hashtag. At dahil agaw pansin siya sa akin, iniwan ko muna ang aking ginagawa at saglit muna akong bumaba ng stage upang lalo ko siyang makita ng malapitan. Lumapit pa ako sa mga kasamahan ko upang ikwento sa kanila ang lalaking nakaagaw ng aking pansin. Friends, nakikita niyo bang nakikita ko? Hindi friend eh. Bakit? Ano ba yun? Ayun o, tingnan nyo o. Ang gwapo niya. Ay oo nga, ang gwapo niya. Oops, akin na yan ha. Pag mamay-ari ko na yan. Charot. Oo na, sige na. Sayong-sayo na yan. Sabay tawa na naming lahat. Hindi ko inalis ang aking paningin sa kanya. Baka sakaling mapansin niya ako, Papa Dudut.
Maya-maya pa ay may narinig akong yapak na sapatos na parang lumalapit sa akin. Bigla akong lumingon sa direksyong pinanggagalingan ng tunog na yon. Hi sir, good morning. Good morning din po. Bakit po? Saan po namin ipupwesto ang mga speaker? Nagulat ako. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Pakaramdam ko ay namumula ang aking buong mukha at medyo nabubulol pa sa aking pagsagot sa kanya. At doon po sa may malapit sa photo booth. Okay po sir, thank you. Sabay ngiti niya sa akin. Ang ngiting yon ang lalong nagpaalab ng aking puso. Parang ngiti ng isang Coco Martin. Nakakaakit at nakakahawa. Nawawala ang kanyang mga mata sa tuwing ngumingiti siya. Maya-maya pa ay lumapit sa akin ang isa kong kasama. Ibinigay niya sa akin ang pera na pambili ng lunch ng mga crew sa sound system. Hindi ko maitago ang tuwa at saya sa mga oras na yon. Nalaman ng mga kasamahan ko na gusto ko ang isa sa crew ng sound system. Sa tuwing dumadaan sa amin ang crew na yon, ay tinutukso nila ako. Habang ang sarap ng panunukso ng mga kasama ko sa akin, siya naman ay pangiti-ngiti lang. Mas lalo akong namula at pinagpawisan. Lumapit sa akin si Monique upang magbigay ng suporta. Mon, gusto mo eh tanungin ko kung anong pangalan niya? Hay naku, wag na Monique, nakakahiya. Ano ka ba Mon? Hindi yan, sige ka, magsisisi ka niyan. Sige na nga pero huwag mong sasabihin na ako ang nagpapatanong ha. Tinawanan lang ako ni Monique ng malakas. Pagkatapos naming mag-usap ni Monique ay pumunta muna ako ng CR. Pagkalabas ko ng CR ay nakita ko si Monique at si Wilbert ng hashtag. Pakaramdam ko ay sinabi ni Monique kung sino ang nagpapatanong ng pangalan niya. Nahiya akong lumapit at hindi ako makatingin ng diretso sa kanila. Maya-maya pa ay tapos na kami sa aming ginagawa. Kanya-kanya nang uwi ang bawat isa upang maghanda ng kanilang isusuot mamayang hapon. Maliban sa amin ni Geraldine. Bumili muna kami ng pagkain sa Jollibee para sa mga crew. Binukod ko ang pagkain na para sa kanya. Fried chicken at isang kanin ang para sa kanyang mga kasama. Samantalang may extra rice at dalawang peach mango pie naman ang binili ko para sa kanya. Magkasama kami bumalik ni Geraldine sa hall upang ibigay ang pagkain na aming binili. Binigay ni Geraldine ang pagkain ng kanyang mga kasama at ako naman ay personal kong ibinigay ang para sa kanya. Bakit parang sobrang dami nito? Okay lang po yan sir, para sa iyo talaga yan. Ayoko kasi na magutom ka. Joke. Salamat sa pagkain sir. Sabay ngiti niya sa akin. Sinuklian ko naman siya ng isang matamis na ngiti. Nakaramdam ako ng kilig na animoy nakikita ko si Wilbert ng hashtag. Umuwi na kami ng Geraldine upang maghanda na rin. Sa mga sumunod na tagpo Papa Dudut, natapos na ang buong okasyon. Unti-unti nang nawala ang panauhin. Tinawag ako ni Monique. Mon, halika dito. Kunan ko kayo ng picture. Sino kasama ko? Edi siya. Tumingin ako sa direksyong kung sino ang tinuturo ni Monique. Magkahalong kaba at saya ang aking naramdaman. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan ko ang kanyang braso. May parang kuryente akong naramdaman na umabot sa aking puso. Sa pakiramdam ko kasi ay pansamantalang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay bilang tanda ng pasasalamat sa kanya. Wala pa rin akong lakas ng loob na tanungin ang totoo niyang pangalan. Uy Mon, ready ka na ba? O sige, ready na ako. 1, 2, 3. Wow, ang ganda! Bagay kayo! Hay nako, huwag kang ganyan Monique. Pabiro kong sabi sa kanya. Tara na, wala na mga kasama natin. Tinalikuran ko si Monique upang umuwi na rin. Habang ako ay papalayo sa kanila, nakita kong kausap siya ni Monique. May nakita kong isang tali ng bulaklak at kinuha ko ito.
Bumalik ako sa lugar kung nasaan siya. Ibinigay ko ang bulaklak sa kanya at kinuha naman niya ito. Pagkatapos kong ibigay ang bulaklak ay tumakbo na akong malayo sa kanila. Malungkot akong lumabas ng venue. Malungkot dahil wala man lang ako nakuhang information sa pagkatao niya. Hindi ko man lang nakuha ang pangalan at ang Facebook niya. Maya-maya pa ay tumakbong lumapit sa akin si Monique. Mon, nakuha ko ang pangalan niya. Hindi nga, ano raw ang pangalan niya, Monique? Leonard daw ang pangalan niya at yun din daw ang nakalagay sa Facebook. Gusto kong lumundag sa tuwa pero baka sa aking mukha ang tuwang yon. Pero syempre, Papa Dudut, mas pinili kong ilihim yon kesa ipaalam sa kanila. Ang malungkot na mukha ay napalitan ng saya. Halos mawala ang pagod ko sa balitang hatid sa akin ni Monique. Kinabukasan ay maaga akong gumising at hinanap ko ang pangalan niya sa search box ng Facebook. Sa unang subok ay nabigo ako. Pero hindi ako sumuko. Hinanap kong muli ang pangalang Leonard. Marami ang lumabas na kapareho ng pangalan niya. May Leonard na ang profile picture ay isang basketball player. Sa pinakaibaba ay nakita ko ang Leonard na may picture na kamukha niya. Agad kong binuksan ito at tinignan ang photos niya sa album. Bumulaga sa akin ang mga photos niya na panay, nakangiti. Sobrang cute niyang ngumiti, Papa Dudut. Makikita mo ang pantay at maputi at maliliit na ngipin. Artistahin kong pumorma si Leonard. Lalo akong napaibig sa aking mga nakita. Sa puntong yun ay agad ko siyang kinumusta sa chat. Hi, kumusta? Ako nga pala yung nagpa-picture sa iyo sa hall. Pwede bang makipagkaibigan? Pwede ko bang mahingi ang number mo? Lumipas ang mahigit isang linggo ay wala pa rin akong natatanggap na message mula sa kanya. Tinignan ko ang message box ko sa Facebook at halos walang bakas na nakita niya ito. Sinubukan kong ibigay ang number ko. Nagbabaka sakali ako na i-text niya. Sinubukan kong tingnan ang timeline ng Facebook niya. Mukha nga talagang hindi pa niya binubuksan ang Facebook niya. Kasi ang huling post pa niya ay halos 2 linggo na ang lumipas. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Hello, kumusta? Okay lang po ako, ikaw kumusta? Sagot ko. Akala ko hindi mo na ako papansinin. Pahabol na sabi ko. Bakit? Bakit hindi kita papansinin? Mukhang mabait ka naman. Ay, syempre oo naman, sagot ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa kanya. Sinabi ko na ang totoong pakay ko sa kanya. Leonard, okay lang ba na sabihin ko sa iyo na gusto kita? Ha? Ano yun? Sabi ko gusto kita. Gustong gusto kita. Sorry, hindi ako ready sa ganyan, ang sabi naman ni Leonard. Bakit naman? Basta, ayaw ko. Sa iba ka na lang mag-chat, hindi sa akin. Aray, ang sakit. Nalungkot ako sa mga sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Ang sakit-sakit sa pakiramdam. Nalungkot ako sa mga sinabi niya sa akin at bumuhos ang aking luha at biglang nanikip ang aking dibdib. Sige, tatanggapin ko ang sinabi mo pero pwede ba kahit magkaibigan na lang tayo? Oo ba, walang problema. Sabay send ng emoji na tumatawa sa akin. Kahit papaano, Papa Dudut, ay nawala ng konti ang sakit na nararamdaman ko. Sapat na sa akin ang ganon. Kahit pa alam ko sa sarili ko na hindi ako makakapayag na magkaibigan lamang kami. Lumipas sa mga araw at buwan ay lalong mas naging close naman kami sa isa't isa. Minsan may mga araw na dumadalaw siya sa akin. Madali lang naman sa kanya dahil may sarili siyang motor. Good morning po. Nasaan po si Mon? Ay, sorry, umalis po siya. May business meeting daw siya. Ganun po ba? O hayaan niyo at pagdating niya, sasabihin ko na lang sa kanya na dumaan po kayo. Hindi, okay lang po, Manang. Ako na lang po ang mag-text sa kanya. Text niya ako sa number na ibinigay ko sa kanya.
Mon, saan ka ngayon? Nandito ako sa Pasig, may business meeting ako. Bakit, Nard? Kasi duman ako sa inyo eh, gagala sana tayo kaso wala ka naman pala. Hindi bale, sa susunod na lang. Ay sayang, bakit mo hindi sinabik agad sa akin ng maaga? Gusto sana kitang surpresahin eh. Talaga lang ha, sayang Nard. Hindi bale, sa ibang araw na lang. O sige Nard, ingat ka. Mas lalong lumalim ang pagkakaibigan namin. Minsan napapadalas kaming kumain sa labas. Minsan treat niya at minsan ay treat ko din. Niyaya pa niya ako maglaro ng basketball. Mon, marunong ka bang maglaro ng basketball? Tara, laro tayo, sama ka. Naku Nard, kahit nga mag-dribble eh at paghawak ng bola, hindi ako marunong. Hindi ko kayang makipaglaro sa'yo. Ah, ganun ba? Pero ibang bola, alam ko kung paano hawakan at laruin. Parang iba na yan ah. Sorry na Nard, joke lang yon. Okay lang yon. Tumawa din naman ako. Humingi ako ng sorry sa kanya kasi baka ayaw niya ng ganong klase ng mga usapan. Nard, joke lang yun ha, baka magalit ka. Ang kulit mo naman, sabi ko, okay na sa akin yun. Alam ko naman na nagbibiro ka eh, ang sabi naman ni Leonard. Busy ka ba sa Saturday? Ang sabi ni Leonard. Hindi naman. Bakit? Yayayain sana kitang lumabas eh, labas naman tayo. Sure, sige, okay ako dyan. Saan ba? Sige, mag-chat-chat ako sa Saturday para hindi mo makalimutan. Kita na lang tayo sa may Jollibee baba ng LRT station. O sige. Nako, hindi ko yan makakalimutan Narda. Ikaw pa, malakas ka sa akin. Ang sabi ko naman. Nax, iba na yan ha. Salamat Mon. Dumating na ang araw ng Saturday. Excited ako na makita si Leonard. Kahit nakaibigan lang ang tingin niya sa akin, nakita kami ni Leonard sa Jollibee malapit sa LRT Cubao Station. Pumunta kami sa gateway. Inilagay niya ang kamay niya sa aking balikat na parang magtropa lang ang datingan naming dalawa. Umorder kami ng pagkain sa food court. Naupo kami sa may gitnang haligin ng food court. Ang saya naming dalawa habang nagkwekwentuhan. Pagkatapos naming kumain ay nagpa siya kaming umakyat sa itaas. Lugar na kung saan ay matatagpuan ng sinihan. Nanood kami ng sine ni Leonard. Alas 10 na ng gabi natapos ang aming pinapanood. Pagkatapos naming manood ng sine ay niyaya ko muna si Leonard na magkape muna bago kami magkahiwalay. Pumayag naman siya. Habang nasa Starbucks kami at umiinom ng kape, nang biglang may nag-message sa akin. Paano kung sagutin kita ngayon? Papayag ka ba? Biglang bumilis ang pintig ng puso ko sa mga oras na yon. Si Leonard ang nag-message sa akin. Hay naku Leonard, huwag ka magbiro sa akin ng ganyan. Hindi ba sabi mo magkaibigan lang tayo? Sige ka, baka maniwala ako sa'yo. Lagot ka sa akin. Eh paano kung sabihin ko sa'yo na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo? Eh anong tingin mo sa'kin? Mahal kita Richmond. Sagot niya. Binibiro mo lang ako eh. Hindi ako nagbibiro Mon. Seryoso ako. Nung una, oo ayoko. Pero nung nagkasama na tayo, nagbago na ang lahat. Lalo na nang nalaman ko na mabait ka pala. Mahal na kita, Mon. Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Biglang pumatak ang luha sa aking mga mata. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayaring yon. O ano? Parang ayaw mo naman siguro eh. Ang sabi niya. Siyempre gusto ko, Nard. Sino mo nagsabi na ayaw ko eh? Alam mo naman noon pa na patay na ako sa'yo. Kaya lang sabi mo sa akin, kaibigan lang ang kaya mong ibigay sa akin. Wala nang hihigit pa doon. Kaya nirespeto ko yun dahil mahal na mahal kita. Sorry Mon kung medyo natagalan, ang sabi ni Leonard. Heto tayo ngayon, doon pa rin naman pala mapupunta hindi ba?
Sa puntong yun ay gustong gusto ko siyang yakapin, kaya lang ay hindi ko magawa dahil nasa public place kami. Hanggang sinabi niya sa akin na hindi muna siya uuwi sa kanila. Gusto niya raw akong makasama sa buong magdamag. Naghanap kami ng hotel sa oras na yon. Kumuha kami ng kwarto at nagpahinga. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang mga pangyayari. Hindi ko akalain na magbabago ang desisyon ni Leonard. Nakabukas ang ilaw ng buong kwarto. Panay ang tanong niya sa akin at ganon din naman ako sa kanya. Maya-maya pa ay napagod na siyang magsalita at humiga na ito. Ako naman ay nanatiling nakaupo habang kinakain ng saging na binili namin sa may daanan. Habang nakahiga si Leonard ay pinagbasdan ko ang kanyang katawan. Mula ulo hanggang sa paa. Wala siyang damit at tanging short na lang ang makikita mo sa kanya. Maganda ang hubog ng katawan ni Leonard. Bilog na bilog ang muscle niya sa kamay at may 3 packs na abs. Ilang sandali pa ay humiga na rin ako sa tabi niya. Maya-maya pa ay pinatay na niya ang ilaw. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Madilim ang buong kwarto. Wala kang ibang maririnig kung hindi ang kaluskos ng mga paa at tunog ng kama. Naangkin ni Leonard ang aking buong pagkatao ng gabing yon. Saksi ang apat na sulok ng kwartong yon nang angkinin ko rin ang kamunduhan ni Leonard. Tinanghali na kami ng gising dahil sa sobrang lamig ng aircon. Sa kabila ng nangyari sa amin ni Leonard ng gabing yon ay halos normal pa rin ang usapan namin. Hi Mon, good morning. Musta, okay ka lang ba? Ang sabi niya. Good morning Nard, ang sabi ko. Hindi ka ba napagod? Sabay ngiti niya sa akin. Hinampas ko ng aking kamay ang kanyang mga hita. Ikaw talaga medyo lang. Pabiru ko ring sagot sa kanya. Halika nga dito. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagaharutan muna kami bago namin lisanin ang kwartong naging saksi sa matamis na pagmamahal na ibinigay sa akin ni Leonard ng gabing yon. Lumabas na kami ng hotel at nag-almusal. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Bye Nard, ingat ka ha. Mon, ingat ka rin sa pag-uwi mo. By the way, salamat ulit ha. Bye Nard, sa uulitin. Nakangiti kong sabi. Naaninag ko ang saya sa mukha ni Leonard sa mga oras na yon. Nagpatuloy ang aming magandang relasyon. Masayang kasama at kausap si Leonard. Magaling siyang magbiro. Nakakatanggal ng stress kapag kasama mo siya. Naging magkasosyo kami sa isang online selling sa Facebook. Nagbibenta kami ng mga item na patok ibenta sa online tulad ng sapatos at cellphone. May mga konting bagay na minsan na hindi namin napagkakasunduan. Pero hindi namin hinahayaan na mas lalong lumala ang sitwasyon. Kapag ako ang may mali, ako ang unang humihingi ng sorry at may kasamang paglalambing at ganon din naman siya. Pero isang araw ay nagalit siya sa akin. Mon, shot ka naman dyan. Parang nakakalimutan mo na yata ako eh. Hindi ka man lang nagpaparamdam. Ano ba naman Nard? Ang kulit mo. Nagchat naman ako sa iyo eh. Ngayon lang dahil busy ako kaya hindi ko magawa yun. Kung wala kang ginagawa, pwes, meron ako. Maghintay ka. Totoong busy ako ng mga panahon na yon. Minsan si Leonard kasi ay halos gusto niya ay lagi akong nagme-message sa kanya. Uli na ang lahat ng mapag-isip-isip ko na mali ang sinabi ko sa kanya. Mon, simple lang naman eh. Pwede mo naman sabihin na busy ka, yun lang. Maiintindihan ko naman eh. Eh, ang kulit mo kasi. Namimiss lang kita. Sorry kung nakakaabala ko sa iyo, Mon. Hindi na ako sumagot pa para hindi lalong humaba ang usapan. Baka kung saan pa umabot. Yun ang huling chat sa akin ni Leonard at hindi na siya nag-reply pa. Halos isang buwan siyang hindi nagparamdam matapos noon. Nagtampo siya sa akin. Marami na akong message sa kanya ngunit binabaliwala lang niya ang mga ito.
Nard, pansinin mo naman ako please. I'm sorry, hindi ko naman intention yun eh. Sorry na please Nard, babawi ako sa'yo promise. Ano bang gusto mong gawin ko para patawarin mo ko? Sa wakas ay nag-reply na siya sa akin. Sige, papatawarin kita sa isang kondisyon. Makikipagkita ka sa akin ngayon. Hindi ba sabi mo babawi ka sa akin? Gusto ko ngayon ka bumawi. Hihintayin kita sa dati nating tagpuan. O sige, payag ako. Salamat mahal. Mabilis ako nakapagbihes ng mga sandaling yon. Saan ba tayo magkikita ulit? Sa may Jollibee ba? Hindi, doon sa lugar kung saan unang binulong mo ang salitang I love you. O sige, pupunta na ako. Nagkita na kami ni Leonard. Nauna siyang dumating kesa sa akin. Sorry na, alam mo naman na mahal na mahal kita eh. Hindi, nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sorry na please. Sige, papatawarin na kita. Pero patunayan mo sa akin ngayon na mahal mo ko. Oo, sinabi mo eh. Sabay yakap ko sa kanya ng mahigpit. Pinatay na ni Leonard ang ilaw. Magkahalong emosyon na nararamdaman namin sa isa't isa. Punong-puno ng pananabik ang bawat isa sa amin. Sabi nga eh, love is sweeter the second time around. Sobrang sweet namin ang gabing yon. Masarap mahalin at magmahal si Leonard. Hindi siya mahirap pakisamahan. Ramdam mo sa kanya ang pagiging maalalahanin. Mon, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Kain ka na dyan. Huwag ka magpapalipas ng guto, mahal ko. Naks naman, Nard. Kinikilig ako. Ikaw din, ha? Basta tandaan mo, Mon. Mahal na mahal kita. Ang sabi ni Leonard. Sa ngayon ay masaya kami ni Leonard sa aming relasyon. Patuloy niya pa rin akong kinukumusta sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Leonard. Mahal na mahal kita. Sasamahan kita hanggang kung saan umabot ang ating pagmamahalan. Nagmamahal, Richmond ng Cubao, Quezon City. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.